Hi! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Magandang Jabi. At kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, i-click mo ng subscribe button ng aking YouTube channel at ang notification bell ng aking YouTube channel para ma-update ka sa mga bagong videos ng aking YouTube channel. So for today's video, kakain lang tayo ng typical breakfast and I have my foods here. It's pancit canton. It's indomie actually. Two eggs. Sunny side up. Omelette. Chicken sausage and chicken nuggets. So, puro nuggets ang ating food snack. Puro chicken pala, o diba? So, for today's video, I'm going to talk about paano ako napunta rito sa Saudi Aramco as company nurse. Oh! So, first of all... So, after ko makapasa ng board exam, nag-ayos agad ako ng papel for application sa hospital sa Pinas. Nag-apply ako sa public hospital saka isang private hospital. Una akong tinanggap sa public hospital. Hindi na ako nagtanong ng sahod kasi hindi pa naman uso ang sahuran sa nurse noon. Dai, volunteer ako! Nag-volunteer ako for about 5 months. 8 months dapat yon, kaso pinasahod ako ng 3 buwan na hindi ko alam. So ayun, naipinasahod kong yon. Pinambayad ko din ang boarding house kasi 8 buwan din akong walang bayad sa boarding house. Okay naman magtrabaho sa Pinas. Kung mahal mo talaga yung trabaho mo kahit gaano kahirap, titiisin mo, kaso siyempre, may pangangailangan financial, ganyan. May gusto ka na hindi na kaya ng, ano, ng budget. So, ayun. Kaya marami na pipilitang mag-abroad. And by the way, nagtagal naman ako sa ospital. As in, 4 years. 4 years ako yung nagtrabaho sa ospital. Tapos, nag-apply din ako ng private hospital. Kaso hindi ako tumagal. Hindi maganda ang ambience. Hindi maganda ang work, ano. Ang relationship sa workmates. May mga ganda namang trabaho. Pag hindi mo feel, huwag ka na mag-stay. Yung feeling mo, nagiging toxic pa lang yung trabaho mo. Ay, huwag mo nang ituloy yung trabaho mo. Ganun. Hanap ka na ng iba. So, I decided, siguro naka 1 month lang ako. Hindi maganda yung, ano, yung trato. Hindi maganda yung relationship namin sa ibang staff. So, binibilil kasi yung ano namin. Minamaliit yung skills namin galing ng public hospital. Ba't ako nawala sa hospital? May something na issue about sa mga staff doon. And ako yung pinag-initan. Hindi ko alam, galit na galit sila sa akin. And by the way, ang sahod ko sa public hospital ay 264, parang ganun, 228 or 264, parang ganun. Isang araw, sobrang kulang dayo. Pero tumagal ako ha, 4 na taon yun ha. Pero nadagdagan naman, like nadagdagan ng 100 ng mga... After nung isang gobernador, nung nagpalit ang gobernador, nadagdagan naman yung sahod namin. O, diba? So, back to the hospital. Nahuhod naman yung ano ko, yung skills ko, yung knowledge ko sa hospital na yon. I'm forever thankful kasi ang dami ko nakilalang friends doon na 4 kids din talaga. Marami akong natutunan, marami akong nakasalamuha, maraming pagbibigay pugay, maraming pagbabash, ganyan.
As in talaga, sobrang daming bash sa ospital. Ayun, after 4 years, apply kami, luwas-luwas ng Manila, alam nyo na, sa Malate, sa Pasyete ng gabi, hindi pa rin nakakapasok ng mga hotel. Grabe yung hirap namin sa pag-a-apply sa Malate, oh. As in, yung tipong umuulan na, binabaha na sa Manila, andun pa rin kami sa Cali. Kasi naghahanap kami ng a-applyan na ano, na agency, naghahanap ng mail offer na nurse sa ano, ibang mga hospital, yung malaking sahod. Kasi pag public hospital dito sa ano, government hospital sa Saudi, malaki ang sahod, lalo na pag babae. Kaso sobrang hirap makakuha ng ano, ng slot or ng visa for male. And bihira ang hiring for male. So karaniwan ang mga bagsak namin private. So far, yung panahon na punta rito sa Aramco, ay ganito ang nangyari. Dinadamihan ko uminom ng tubig pa rin, mabusog na ako agad. Kaso, nangihinayang ako sa pagkain na itatapon. So no choice, so ubusin ko rin. Paano ako napunta dito sa Saudi Aramco? Apat kasi kami nag-a-apply noon. Ay, lima actually. Yung tatlo, ayaw nila dito. Gusto nila kasi government hospital. Tapos ako, wala na akong budget kasi last budget ko nakakuto. Kung magkano yung offer neto, tatanggapin ko na kahit mababa. Kako. Kasi wala na kami mahanap talaga. As in, pasuko na ako mag-apply. Sabi ko, last na to. I-grab ko na to kahit magkano ang sahod. Ang sahod na in-offer sa amin ay 2,625. Magkano ba ang 2,625? 2,625 reals times 13. So, mga 30,000 lang ang sahod namin noon. So, sabi ko, i-grab ko na to. 2 years lang naman kako. 2 years lang naman kako. Sige, pagbigyan na to. Kasi wala na talaga akong budget for apply, guys. And then, yung itang kasama ko, nahikayat din. Tinanggap niya rin. So, dalawa kami sa lima. Yung tatlo, hindi nagpunta. So, apply. So, ayun. Sobrang tagal din, dahil parang 6 na buwan. 6 na buwan yung application kasi walang visa yung kumpanya. Magre-retract na dapat ako ng ano ng papers noon. Eh biglang ano, may visa. Alis na raw kayo, 1 week. O di na-shock kami, adi asikaso agot. Ang tagal ko sa Maynila, parang mga 1 week na ako nakatira sa Maynila. Pag-aasikaso ng papers. Then after 1 week, lipad. So pagdating namin dito sa Riyadh, sa Saudi, sa Riyadh, sa Riyadh kami nakatuloy noon. Tapos, yung tinirhan namin, sobrang layo sa syudad. Hindi ko alam kung anong exit na yon, exit 39 yata or whatever. Hindi ko na matandaan. Sobrang layo, lagi isang building lang sa ano, sa disyerto. So ang akala namin noon, na-scam na kami kasi sobrang layo. Tapos yung ibang kasama namin, yung mga skilled worker, yung mga barista, mga ganon, na ano na, na-deploy na. Kaming mga nurse, hindi pa, 1 week na kami sa disyerto, dive, ubos na yung baon kong ano, ubos na yung baon kong grocery, wala pa rin kami deployment. So, after 1 week, pinunta na kami dito sa Kobar. Dito yung ano, yung nag-hire talaga sa amin, yung kumpanya namin. And then,
nag-aral pa ng one month. May aral ng 1 month. So, ayun. Sumahod naman kami ng 1 month na ano, may aral. So, and then, deploy na kami sa Aramco. And that's it. That's the end. So, hindi namin ina-expect yung ganito yung work. Kasi ang ina-expect namin, emergency room yung ano, yung pupuntahan namin. As in, kasi emergency room yung qualifications na hinanap nila sa amin. So, kami naman, todo emergency room. Talagang ready kami sa emergency room ba? Yung tipong bakbakan, ganun, Grey's Anatomy, ganyan, dogod doctor, mga ganyan. Mga ganyan leveling, mga ganun ang leveling ng emergency. So, pagdating namin dito, dineploy kami sa mga ano namin, sa mga site. So, ako, dineploy ako sa Jubail ng clinic. So, latang-lata ako sa biyahe dahil 1 hour. Biyahe pa lang yun. So, ayun, ready-ready ako. Siyempre, kung first day sa clinic, pakitang gilas, kumbaga, sukbit ng mga stethoscope, ng penlight, ng scissors, as in ready ako sa ano, sa emergency room ano situation. Kaso pagdating, sabi ng kasama kong ano, Indiano, siya yung senior ko noon. You don't need to prepare, sabi niya ganun. Just sleep, sabi niya ganun. Matulog na daw kami. There's no patient here. No, there's no coming here. Sabi niya ganun. Unless there's 911 kasi pala kami. Hindi naman pala sinabi sa amin na emergency center pala kami or mga ganun. Yung 911 station, mga ganyan. So, hindi kami aware doon. Yung pala, 911. Pag may tawag, may pasyente. Pero pag wala, die. Napakasarap ng buhay. 12 oras kang nakatunganga sa ano, sa clinic. Libre internet, libre pagkain, libre merienda. So, ako naman, nood-nood lang. So, time goes by. Bumili ako ng maraming gadget. Sulit na sulit ang internet sa akin ng company namin. So far, andito pa rin ako ngayon. Maglilimang taon na ako. Diba? Nakatagal ako na 5 taon here sa kumpanyang ito. Diba? Kaya nyo ba yun? Which is maganda rin naman kasi. So, ganun ang trabaho. Maghihintay ka lang ng tawag ng 911. Kung may 911, may trabaho, ay mas madalas wala. So, most probably, sa isang buwan, isang tawag lang. So, nakatambay lang ako ng isang buwan. Sumasahod ng more than magkano ba? Basta, di ko na sasabihin yung sahod. Parang government hospital na rin ng, ano, ng Saudi. And that's it. That's my story kung paano ako napunta rito sa Saudi. It's me, magandang Jabi. Sharing goodness, sharing good vibes, sharing my life. Bye!